Bianca, me han dado, ¿qué hora es? Uy. Pero po tayo ng 19 na minuto bago ang ikasampu ng gabi. Good evening, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to the show, mga bangga. Programa ang pinamagatan, Papa Jackson's Hello, STG. Papa Jackson's Hello, STG. And we're back. Oh, nahanap niyo na ba yung ano? Yung nagsabing, Milyonaryo, ginagamitin niyo ako! Wala lang, naingit lang ako, milyonaryo. Buti pa siya milyonaryo. Oo. Oh. De joke lang ha. Sa panahon ganito, no, walang silbi pera, no. Money is not so important in times like this. In English ko lang ha. Kamusta? Ang pagmamahalan sa loob ng tahanan, ha? Pinabati ko nga pala lahat ng mga nilalang na ano, ha? Na nilamo na ng TikTok. Pwede makiusap ulit ako sa iyo. Hindi pa ako nagti-TikTok, pero nanonood ako ng TikTok. Nag-e-enjoy naman ako. Hindi man ako antay. Oh. Hindi ko lang ginagawa, pero nanonood ako. Pwede ba makiusap? Pwede ba ng TikTok kayo? Sabayin nyo naman na maayos yung boses, ha? Oo, oh, yung nilamong ka na rin ng sistema, sabayan mo na yung boses. Ha? Oo. Sabayan mo na. Oh, yung pag dinabo yung ano, yung kinuha mong ano, audio, yung ayusin mo na, ha? Huwag na yung ano, yung 2 seconds delay, anak ng pusa, oh. Ha? Ha? Maligayang body po sa inyong lahat, ha? Hi, Pops. Si Marcos pa lang, yung taga-Green Meadows na ang nakita ko. Well, honestly, ano, gusto kong palakpakan, ano? Gusto kong palakpakan yung, ano, yung kanyang ginawa na pa, ano, na effort na magpadala ng isang truck na bigas. Isang truck ng bigas para sa mga kababayan natin. Kasi naka-live siya. I don't know kung naka-live pa rin hanggang ngayon, but a couple of minutes ago, naka-live siya. Ha? Gusto natin palakpakan. Yung effort niya, di ba, na magpadala ng bigas. Oo. Sariling bulsa para sa mga kababayan natin. Pero ako naniniwala ko that it could have been done in more modest way. No, oo. Anong ibig ko sabihin? Instead of antagonizing people na hindi pa nagdo-donate, sana nang hikayat na lang. Ayun lang naman. Oh. Kasi po pwedeng ganun yun eh. Pwedeng ganun ginawa eh. But nonetheless, pinapalakpakan ko po share ha, yung effort no, para magbuti nga ikaw nakapag-donate eh. Yung iba hindi. Tama ka naman talaga. Oh. Tama naman talaga. May respeto lang ako sa ano sa ginagawa mo ngayon. No? But I think it could have been done in some other ways. No? Kasi na-antagonize yung mga tao eh. No? Yung mga taong gustong tumulong o tutulong, ano na sila, kumbaga, na-antagonize na sila. So pag tumulong, yung mga taong na naparinggan, ang magiging dating na, tumulong ka lang dahil naparinggan ka. Ganun na yung dating, hindi dahil tumulong ka dahil nahikayat ka. Those are two different things. Oo. It could have been done in some, you know, milder manner, no? But nonetheless, pinupuri ko po yung puso na no? After all, hindi naman lahat talaga kahit meron nagdo-donate, no? Aminin natin, no? No. Hindi naman lahat kahit meron nagdo-donate. So, pinupuri ko yung gawa, no? Ayokong basahin niyo ako ng mali sa sinabi ko, ha. I think it could have been done in milder manner without antagonizing anybody. Yun lang ang akin. Kamusta kayo? Maligayang pakikinig. Ha? Inaantay ka mag-drink yun, nagsabi milyonaryo siya. Inaantay ka mag-drink yun, nagsabi milyonaryo siya. Ay, nako. Tawagin niyo na ako, 8721-2429, 8721
0917-597-2429. No? At maligayang pagbati sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. Kamusta kayo? Hello po sa 1,300 live viewers natin. Hello po. And yes, we are live tonight. Mga pangga, we are live tonight. And we are gonna go live every night as long as we can. Hello po. Sa maligayang pa. Hello sa maligay. Hello po sa ano, sa mga maligayang nilalang na nakaantabay sa atin. At hanggang ngayon ay hindi pa napapanood yung Jowa Challenge Baguio Edition ko na ginawa kay Gandang Kara. No? Kung hindi mo pa napapanood, saan ka nang galing? Panoorin mo na. Anong ginagawa mo? Busy ka ba? Ha? Oo. Please, oh. Panoorin nyo na, oh. Parang awa nyo na, parang awa nyo na. 100, ano pa lang ang views ko? 182,000? Ano ba yan? Pops, asan po si GK? Nasa bahay po nila. Bakit mo saan tinatanong? Eh, lagi na ma-active online nyo. Hindi nyo i-follow, ha? Sana gawin kay ni Kara yung online series nyo sa Energy FM. Ang ganda kasi. Sa kanya nyo po sabihin, dahil kanya po yung KNK. Hindi po sa Energy FM yun, ha? Maligayang bati po, ha? Hello po sa inyo lahat. Sa mga nakaantabay sa atin at sabi, kakagising ko lang po paano naman po makakatulog mamaya. Pamalay ko, wala ka naman lakad, di magpuyat ka na lang. Kamusta? Ang lakas mga pogi ng damit. Salamat po, sponsor lang po ito. Alright, oo. Salamat po sa nag-sponsor sa akin ng damit. Thank you very much. Oh, yung mga clothing company. At saka kayo, naman na nagmamahal sa akin, you buy shirts for me. And I just wear the shirts you buy for me. Yun ang kabuong katotohanan. Wala naman akong binibili. Bihira akong bumili. Bibili lang ako damit. Pag mag-abroad ako, wala akong bagong damit. Yan, bibili ako. Pero, di ba, oh, I just wear what you give me. Michelle T. Huang, mga pangga. Bitin po yung Jowa Challenge. Bakit ganon? Ibig sabihin, to be continued. Secret. Walang halong klong. Good evening, mga pachasong. Kamusta? Shoutout mo naman po ako, please. Sabi ni Rose Ann Arnesilia. Maligayang pakikinig po. Playing tong it's while watching you. No money involved. Ah, defensive ka. Nakakaingit kasi, sabi dito. Ang alin, ano nakakaingit? Yung sumigaw na milyonaryo ako? No! Hindi ako naiingit ba? Sobra. Oy, please, subscribe to our YouTube channel, mga pangga, ha? Sa Energy FM. Energy FM 106.7. Energy FM 106.7. Ako po, mayroon ba YouTube channel, Papa Mo Ako? Ang YouTube channel po ay Papa Mo Ako. Alright? Meron pong Facebook na Papa Mo Ako. Hindi po ako yun. Poser po yun, ha? Oo. Ang Facebook ko po ay yung totoong pangalan ko, John Gemperle. That's my real name. Yung tropa ko, si Verno, no? Nag-post, oh. I-shoutout ko na lang sa inyo, ha? Maganda yung post niya, sabi niya. Sabi niya rito, ano? Guys, okay lang mag-April Fools mamaya ng buntes. In a relationship, wag lang yung positive kayo sa COVID, ha? Baka puntahan kayo ng DOH, tama. Sabi ni Vernon Carlo, dahil mong alam, inaano ka, ha? Oh. Tawag dali, 8721-2429, 8721-2429. Pinuulit ko, ha? Sa lahat po ng mga nilalang na nagti-TikTok, please, ha? Oo. Pakisabay po yung buka ng bibig doon sa audio, ha? Yun na lang pakiusap ko para masayang panoorin. Ah, oo. Nilamo ka ng sistema. Hindi yung pag-inalingan. Galingan mo na. Diba? Pwede namang galingan na eh. Pinarabara mo pa. Ah, pa-shoutout po. Papa Jackson na eh. Bless si Sunga from Dubai. Hello po. Hi Papa, hindi ako mag-get over sa Jowa Challenge. Sobrang tawa ko kay Mamay. Ha, oo. Ganun talaga, to burst. Maligayang bati po, ha. Kamusta kayo? At, again, ha, binabati kay Mayor namin sa Maynila, ha. Pasensya na, taga Maynila po ako, so binabati ko po Mayor namin sa Maynila. Ha, si Yorme. Oo. Ilang taong ka ba nag-busy?
Yorme, ha? Parang ang dami mong idea ang inipon nung panahon busy ka, di ba? Parang ang dami. Parang napaka-busy mo nung time na panahon na busy ka at ang dami mong idea at sobrang nakakalupit. Oo, ha? Ang sarap maging Manileño nowadays. No, sana masabi niyo sa lugar niya, ang sarap maging Pasigueño, di ba? Ang sarap maging taga Marikina, ganyan, no? Sana masabi niyo ngayon yan at maging proud kayo na taga niyan kaysa lugar na yan because you can feel that your government is doing something for you. Ako mga pangga, I'm just speaking on behalf of someone from Metro from Maynila. From Maynila and I can ang sarap maging taga Maynila ngayon. Alam niyo kanina mga pangga, hindi ko na picturean eh. May dumating pong relief goods sa amin. Rola, may dumating sa inyo relief goods? Seriously, wala pa? Hindi pa kinaabot? Hindi pa? May dumating na relief goods. Nakakahon po yung relief goods kanina. May mga lamang dilata, may bigas. Masama, kumpleto po ng laman, di ba? Kumbaga sustenance, yung laman, mga pangga. Ang pinakamalupit na part, hinahanap ko po yung picture ng mayor namin. Wala. Oh! Ganong kalakas ang loob ng mayor na hindi niya kailangan ilagay yung mukha niya. Alam niyang pera namin yan eh. Alam niyang pera ng mamamayan. Wala siyang mukha doon. Nahanap ko nga, pipicturean ko kasi. I will not take offense. Ang galing niya eh. Ang galing niya mayor eh. Oo. Oh, oo. Oh. Diba? Ipapangalandakan ko sana eh. Na, oh, ito mayor namin. Pero, because I will not take offense. Because I know that my mayor is working hard, diba, to keep the city safe. Pero walang muka. Nakalagay lang doon from the city government of Manila. Ay, ang sarap. Ang sarap maging Manileño ngayon. O, kamukha ko pa yung mayor. O, huwag kayong makulit. Hindi ko kayo inaano, ha? Tawagan niyo ako dali, 8721-2429. 8721-2429. 8721-2429. 8721-2429. Binabati ko po yung mga kasama kong rider. Ha, yung mga naka-two wheels. Hello po sa mga kasama kong rider, yung mga naka-two wheels na kating-kating ng mag-ride. Nako. O, kating-kating na ba kayo? Ha? Kating-kating na ako mag-ride. Gusto ko na mag-ride. Wala nang tatanggi, Paps. Kamukha mo na. Sabi si Mayor Isko. Mo, bakit? Oh? Nakaka-proud lang mga panggala mo. Ang laking tulong ng social media because makikita mo how your government officials are working for you and on behalf of the government, no? At siyempre, binabati ko ang ating mahal na Pangulo. Tay, happy birthday! Maraming salamat, ha? Nakakalokang isipin, may mga nakahanap pa ng mali sa ginagawa mo. Oo, hindi ko maintindihan yung part na yun. Oo, yung idea na may nakahanap pa ng mali sa ginagawa mo, anak ng pusa. Hello po, ha? Tawag na, dali. May caller tayo. We have Marie from Rizal. Kinakausap pa ni Citizen ngayon nasa kabilang line. Uy, ha? Bigyan pugay ko lang, ha, mga pangga. Bigyan pugay ko lang po lahat po ng mga frontliners. Medical frontliners. Yung mga officers. Kapulisan, sundalo, barangay kagawad, barangay chairman, barangay civilian volunteers na tumutulong po nangangasiwa ng ano ng komunidad ngayon at syempre gusto ko nang din ano tawag nito bigyan pugay lahat po ng mga drivers and riders na naghahatid mo ng mga pagkain ng pamilya ng umu-order ngayon online, no? Oo, yun. So thank you po, ha, maraming salamat, ha. Nagbabantay ng butika. Hello po. Kanina may nag-PM sa akin. I'm a frontliner po. Community drugstore. Sarap po. Maraming salamat. Anyways, may caller tayo. We have Mary from Rizal. Hello, Mary. Hello po. Hi. Hello. I'm sorry. Mary! Hello po. Kamusta buhay dyan? Naka-quarantine po. Lahat naman tayo. Bakit? Naka-quarantine ka? Ha? Opo. Ah.
Wala, kinakabahan ako. Ilan taon ka na, Marie? 23 po. Anong ginagawa sa buhay kung walang lockdown? Sa bahay lang po. Sa bahay lang? Opo. Okay. Wala. Sa bahay ka lang? Opo, pero nag-work po dati. Anong work mo dati? Junior architect po. Junior architect? Yes po. Ibig sabihin, kung wala kang ano, kung wala kang, kung walang lockdown? Tuloy pa din po. Ah, tuloy pa rin. Opo. Anyways, so after lockdown, balik ka ng pagiging junior architect? Opo. Yan. Pwede ka ba sumahidline sa akin, Marie? Ay, sige po. Tuturuan mo lang ako mag... Hindi, tuturuan mo lang ako mag-AutoCAD. Sige po. Kasi ano, marunong na ako mag-SketchUp eh. Ah, okay po. Diba? Halos hawig lang sila, diba? Po? Pero yung AutoCAD may mga specific na nasukat, diba? Yes po. Yung SketchUp, diba? May, pwede mong tansyahin, diba? Hindi ko pa po na-try. Ano, tuturuan din kita mag-SketchUp para wala nalang bayad, ha? Mga ilagan, mga gano'ng katagal ko para matutunan yung ano, AutoCAD? Madali lang po, mabilis lang po. At talaga? Siguro po, sa galing niyo po, mga one day lang. Alam tagaling ko, no? Siguro mga 30 minutes, no? Ang galing. Opo, opo. Madali lang po. Ano lang po kasi medyo technical lang po kasi yung bearing ng AutoCAD. Gusto ko yung pagkakabigkas mo ng ano, ha? Sa galing mong yan. Well, anyway, so... kamusta naman kayo, sir? Isa, lang lockdown. Meron na ba kayong mga supply dyan? May nagbigay na ba? Isang beses pa lang po. Hindi, I think isang round pa lang yata eh. Opo, parang ganun po. Kung inabot ka, congratulations, di ba? Opo. Kasi maraming hindi inaabot, tama? Oo nga po. Well, anyways... may asawa ka na, Marie? Po. May asawa ka na? Meron po. Asan na yung asawa mo? Sa labas po. Bakit? Pinalabas mo? Bawal lumabas ah. Ha? Nasa garahe po. Hayop, may garahe kayo? Ano po? Mayaman kayo ah. Ah, mayaman challenge. Sumali ka na sa mayaman challenge. Hindi naman po. Sige. Hello? May anak na kayo? Nagbubisit po kasi ako eh. Wala po akong makausap. Ah. May anak na ba kayo? Isa po. Ilang taon na yung anak nyo? Six na po. Ha? Six na po. Six na. Opo. Mm. Ba't ka nabubisit sa mister mo? Inaano ka niya? Kasi po ano, kakalipat lang po namin dito bago mag-lockdown. Palagi po kasi yung sa mga kaibigan niya eh. Anong meron sa kaibigan niya? Wala po, palagi po sila nagre-reunion. Hindi ka sumasama? Wala po. Ayoko lang po. Di, may problema ka. Ako po ba? Wala, college pa lang ako, pinapakinggan na kita. Ibig sabihin ba kapag sumama ka, sasama ka naman niya? To? Pag sumama ka, sasama ka naman niya? Opo. O, pala eh. Pwede ka sumasama, tapos may issue ka. Kasi ano po, parang, kasi po yung mama ko, pagka, yung papa ko po, pagka meron mga friends na ganyan, hindi po siya lumalabas. Parang, syempre po, puro lalaki, ganun. Pag sinabing lagi nagre-reunion, ilang beses yung lagi? Ano pa lang po kami dito, 2 weeks pa lang po. Dito talaga sila nakatira dati. Ako po, taga Manila. Ah, so na-miss lang niya, kaya lagi niya napupuntaan nung nakalipat kayo dyan. Opo, parang gano'n. Gusto ko naman pala eh. Ibig sabihin, nung time na ano, na mag-asawa kayo ng 6 na taon kayo, di ba? Tama? Opo. Oo, ibig sabihin, sa lugar mo kayo nakatira? Sa Laguna po. Lugar mo? Opo, lugar ko po. Sa lugar mo yon. So, kumbaga, nung mga time na naandun, kayo sa lugar mo, hindi niya nakikita yung mga kaibigan niya. Ngayon na malapit na napupuntahan na niya palagi, mga lalaki. Oo, po ganun. Diyos ko naman, tipa. Maliit na palagi, ba't mo naman i-issue ang kagad? Hindi ko po alam kung ini-issue ko po ba? Kasi ano hindi ini-issue mo.
Kasi po, di ba po may quarantine ngayon? Tapos, ay, ginagawa ba niya bang quarantine? Po? Ginagawa niya bang quarantine? Hindi naman po. Parang bago nag-quarantine? Hindi po, ngayon, as in ngayon, nasa labas po. Sa bahay naman po namin ginagawa, kaya lang nga po. Siyempre. Nagpupunta yung mga tropa niya sa bahay ninyo? Opo. Eh, bawal ah. Ayun nga po. Eh, sabi mo sa kanya, hindi maganda yon. Inaano ko po, siyempre po yung anak namin, ganun. Oo. Mali siya doon. Paligo ako ng alcohol yung bahay. Mali. Sabi mo sa kanya, hindi tama. Very wrong yun. Opo, tapos ngayon po, nilako po yung mga pinto. Oo, kasi lockdown eh. Akala ko naman ginagawa niya kapag mga araw na ano na wala, normal. Ngayong quarantine niya talaga ginagawa? Opo, ngayon po. Ngayon, ganun. Ano number ng chairman niya? Papupuntahan ko yan. Ito to. Hindi tama yan. Mali yan. Opo. Alam na may quarantine eh. Meron bang ano? Ang quarantine pass ay binibigay lang sa atin para makapunta tayo ng palengke twice a day na. Opo. Sino may quarantine pass sa inyo? Siya po. Siya. Yung mga katropa niya, kapitbahay na malapit lang sa inyo? Opo, parang isang ano po eh, isang compound po ba? Ano ba ang tawag dito? Hindi, kung compound, maintindihan ko. Compound hindi. Lalabas ng gate? Hindi po. Parang isang street, ganun. Hindi na pwede yun. Street na yun eh. Bawal nga lumabas. Stay at home nga. Yun nga po. Ganun ang ginagawa po nila. I-stylean nila ako. Kunyari umaga, maglilinis po sila ng labas ng bahay. Hmm. So matutuwa ako. Tapos po, mapapasin ko biglang maglalabas na po ng alak. Ganun. Sabi mo sa kanya ha. Pag hindi siya tumigil, tatawagan mo ako at papupuntahan ko siya ng ano ha, barangay chairman sa lugar nyo. Mali yun ano eh, oo. Naintindihan ko na maboring tayo lahat. Yung ibang ang kinain na sa sistema, nag-TikTok na lang eh. Di ba? Naintindihan ko yun, oo. Madami na nga nagmukhang tanga sa TikTok eh. Yung hindi bagay ginawa, no? Alam mo yan, ha? Parang ang dating ko kasi overprotective daw hindi, po ako no? Anak ko. Walang masama. You're just doing the right thing. It's the directive that the government has given us. Yun nga po. Oh. Daily routine ko po talagang mag-alcohol, mag-inis ng bahay. Yun ang kinakailangan eh. Yung anak namin, may asthma po gano'n. Eh, mas prone po sila sa gano'n. Oo, yung kinakailangan eh. Kaya naiinis po ako. Parang ang dating ang OA ko daw gano'n. Sabi ko, dami na nga namamatay. Mag-OA pa ba ako? Ay, naku, Diyos ko. Sabi mo sa Mr. Mamalian natin, i-report mo sa barangay yan na maturuan ng leksyon. Hindi mo niya naiintindihan. Akala ko naman ginagawa niya pag hindi quarantine. Hindi po. Pagka yung... Sabi dito may liquor ban. May liquor ban ba sa lugar nyo? Hindi lahat ng lugar may liquor ban eh. Hindi ko pa po alam. Oh. Kasi ano po, bahay lang po talaga ako. Hindi po ako... Oo, oh, kasi hindi naman to forever eh. Ano, forever ba to? Ito po. Hindi naman eh. Talaga ako. Nanonood po ako ng live. Sabi mo sa kanya, nag-usap tayo. Sabi mo, huwag kang bungol. Sabi ni Papa Jackson, ha? Huwag kang bungol. Ilang araw na lang to, pag tinamampatay ng sakit dito, kamo, labas ka na. Pa sana ako naglilinis na lang ba ako nagiinom, di ba? Opo, parang umaga po maglilinis. Kahit na, hindi katwiran yan. Sayo mo sa kanya, wag siyang bungol. Opo, na naiinis na ako. Oo, wag siyang bungol, pinapasabi ko kamo. Kasi rauluhan na mister mo. Parang ano daw po, since bata daw sila magkakaibigan. Wala namang problema doon. Pagkatapos ng quarantine, gago pala yan eh. Okay naman, ate. Di ba kanina nga, akala ko naman, kanina nga hindi kita kampe, di ba? Oo. Ang akin, kung ginagawa naman, kung during this quarantine period, ginagawa, may mali. Kasi kung pinipigilan mo yan, nang hindi naman quarantine natin, may problema sa'yo, nandiyan lang naman, baka na-miss lang niya, sabihin ko lang sa'yo, pero quarantine ngayon eh. Ayun nga po, parang ako naman po, kung wala lang quarantine, wala okay lang sana, problema. Baka jo-join ka pa, di ba? Opo, ganun po. Baka sabihin mo pa, ako napulutan mo, gumagano'n ka pa na. Hindi po, ako po kasi college friends po kami, so yung circle of friends namin, isa lang. Kaya nga, tapusin na muna niya, sa kanya, itong gunggung mister, tapusin na muna niya yung ano, yung quarantine, tsaka siya magkaganyan, magwalwal.
Opo, makulit nga po. Ang hindi niya maintindihan yung punto mo, yung quarantine eh. Akala niya, killjoy ka lang eh, di ba? Opo, ganun. Bungol. Eh, ginawa ko po. Pinatayan ko sila ng ilaw. Oh, galit pa? Hindi po, tuloy pa din sila. Pinagamit po yung flashlight ng phone nila. O, di ba na, napakalakas hotel na Mr. Man, ha? Ano, pa-resourceful po. Di ba, kahit matawan-tawa ka, kahit ako matatawa ako, pero mabubusit ako dyan. So po, nga naiinis ako, parang ang inaano niya, pagka pumapasok naman daw siya ng bahay, diretso ligo. Hindi kaya naman yun ang point. Ang point, ini-stress ka niya. Opo, yan po. Di ba, yun ang point eh. Opo, totoo ko. Di ba kasi, alam mo ate, kung wala naman talagang ano ngayon, kung wala nga lockdown at nagagaganyan ka sa kanya, sa'yo ko maiirita. Opo. No, eh, hindi eh. Opo. Parang tanga yung mister mo, ha? Kaya po naiirita ko. Nakikinig ba yan ngayon? Hindi ko po alam. Parang hindi po. Eh, may live naman ako to dito. Eh, parinig mo sa kanya, ha? Opo, sige. Isa pa yung mga gunggong niyang kaibigan. Pare-pares gunggong yung mga yan? Opo. Hindi ko po sila kilala personally. Mga first time ko lang din po sila na in-ground. Wala naman problema na kaibigan niya yan eh. Pero tsaka na pagkatapos ng quarantine, malakas mga gunggong. Pakisa pagkatapos ang tawag natin, iparinig mo sa kanya, sinabi ko mga gunggong, ilan ba sila? Mga gunggong silang sila? Tatlo, apat, lima, ilan? Kanina po 11 sila. 11? Anak ng... Talaga yung mga yun, oo? Opo, ganun po. 11? Opo, parang ang ginagawa ko po kanina nung umaga, umupo na po ako dun sa porch para mapansin nila ako. Para, kasi nasa garahe po sila, so nasa porch lang ako. Tapos para magsisix na po, hindi pa sila tapos ganun. So pumasok na po ako sa bahay. Tapos sinisignasan ko yung asya na tapusin na. Ah, sa yung barangay chairman? Papuntahin mo barangay chairman sa inyo? Para malaman yung seryoso. Para malaman yung seryoso ka, mahahanap mo sa ano yan, sa Facebook yan. Opo, sige. Parinig mo sa kanya to ha. Buksan mo itong live mo, iparinig mo. Pakisabi, nasa labas pa rin sila ngayon? Nagiinom pa rin? Opo, opo. Sabihin mo sa kanila ha. Pakisabi sa kanila, ilan sila na andyan kung mga 11, mga gago sila lahat, mga gunggong, mga inutil, mga tarantado, mga bobo. Pakisabi sa kanila ha, lahat na nagiinom dyan ha. Pakisabi mga bobo sila lahat ngayon ha. Papanood ko sa kanila. Oo, pakisabi, sinabi ko. Pakisabi, put. Ngayon nakaka-stress pa pala ako. Ah, ako nga nai-stress eh. May anak kayo eh. Yan nga po. Palagi ko po sinasabi sa kanya yun. Kung sana po sabi ko sa kanya, kami lang mahahaway. Kung sana ko nagkakwentuhan lang, nagiinuman eh. Ano po, naglabas po pag-isa naman daw silang baso. Well, hindi naman yun ang point. Hindi po yun. Kaya nga may social distancing eh. Diba because 1 meter just by talking to someone, diba? Pwede kayong droplet mo can actually infect somebody else. Kapag okay. kapag tumatawan ng malakas, several meters ka dapat eh, unless mag-wear ng mask. Paano makakapag-wear ng mask ka, nagiinuman? Hindi po sila naka-mask. Mga bobo, pakisa, mga bobo. Yan, lahat sila, kung 11 yan, mga inutil, pakisabi. Opo. Pakisabi mo, sinabi ko. Pag hindi umano yan, sabi mo, tatawag tayo ng polis, papupunta natin ng polis. Naiinis, kaya tinetext ko lang po yung kapatid niya na naiinis ako dito sa kuya. Hindi, pangisabi, tawagin mo ulit mamaya. Hahanap mo yung mga nakiinis natin polis, pahuhuli natin yung mga yan. limang kanta to ha, pag hindi umayos, tawagin mo ako ha. Opo, gagawa tayo ng paraan, papahulan sa polis. Opo. Okay, Sarizal, anong barangay kayo? Hindi ko din po alam eh. Alam, malapit lang po kami sa SM San Mateo po. Malapit SM San Mateo? Opo. Pakisabi, ha? Tawagin mo ako ulit, naintindihan mo? Opo, Papa Jackson. Okay, ha? Salamat sa pagtawag. Opo. Thank you po.
Oh, bye-bye. Bye-bye pa. Oh, pusa, oh. Oh, lakas maka... Makaduwa ko na nga lang sa buwan. 8721249 Panggawi, your number 106.7 Energy FM. Kung sabihin, radyo, sabihin mo! Energy! Energy FM. Energy.